sa ating nakaraang video ay naitampok natin ukol sa mga maswerteng numero ng bawat Chinese zodiac sign at ang kanilang kapalaran. Kung hindi nyo pa po ito napapanood at kung interesado ka, ay pakichat na lamang po sa aking channel or I will link down below on the description box. At sa video ito ay tunghaya naman po natin ukol sa palmistry reading o pagbabasa ng kapalaran, ang mga ibig sabihin ng ating mga daliri sa ating mga kamay o ano ang sinasaad ng ring finger o ng palasinsingan, alin ang maswerte at alin ang malas base sa hugis o laki nito. Kahit kung may time kang makinig, tara, samahan nyo. Ang ring finger o ang palasinsingan ayon sa pagbabasa ng kapalaran ay tumatayo para sa relasyon ng pamilya o sa kasintahan. Ibig sabihin na ang taong ito ay napaka-responsable sa pamilya o sa kanyang karelasyon, lalo na sa kung ang daliri ay medyo nakasandal o nakahilig sa gitnang daliri. Sila ay mapagbigay at matulungin, magsisikap sila ng maigi para maiahon ang kanilang mga pamilya dahil napaka-dedicated ito. At sinasabi naman na kapag ang ring finger o palasinsingan ay nakasalalay o nakasandal naman malapit sa inyong mga hinliliit o ring finger, ito ay nagpapakita na ang taong ito ay napakahilig sa mga bata. At sumunod naman ay kung ang inyong mga palasinsingan ay kasing haba ng inyong mga middle finger, nagsasaad ito na ang taong ito ay napakahilig sa anumang pagsusugal. Ang mga ganitong uri ng tao ay laging nasasabik sa paglararo ng mga cards, mahjong, horse racing at iba pang mga forms of gambling. At bukod riyan, ang mga taong ring ito ay mahilig mamuhunan o sa mga financing, gaya na lamang ng mga stocks and real estate, kahit na hindi sila masyadong sigurado tungkol dito, pero dahil sa gusto nilang gawin ay talagang nasusunod. Sa madaling salita, ang mga taong ito ay mahilig sa pakikipag sa palaran, kahit mawala pa ang buong pag-aari o mga ipon sa bangko. Sila rin ay may malakas na pakiramdam ng romantikong damdamin sa pag-ibig. At kabaliktaran naman ito ng mga taong may mga maikling mga daliri ng ring finger o palasinsingan, dahil ang mga taong ito ay napaka down to earth at malawak at pangunawa. Ang mga taong ito ay marunong sa buhay at gusto nila ng kasiguraduhan. Kahit bago sila kumilos, ay sinisigurado muna nila ang isang bagay bago pasukin, gaya na lamang sa larangan ng pagnenegosyo. Dahil may hirap na at baka malugi ito kung basta na lamang susugod at hindi kaya sa mga taong may kasinhaba ang daliri na ring finger at middle finger na mahilig sa pakikipag sa palaran. Dahil iba ito sa mga taong may medyong maikling mga ring finger, dahil sila ay gusto ng kasiguraduhan kaya't napapanatili nila ang kanilang mga yaman. So nasa inyo na po kung inyong papansinin o iisnabin ang video na to. May basan man o wala, ang naging interpretasyon ng palmistry reading o pagbabasa ng kapalaran ay kina po ang bahalang humusga. Tandaan lamang po natin na ito lang naman po ay isang gabay o inspirasyon lamang. Wala namang masama kung ating susubukan o ang ating paniniwalaan, basta't ang mahalaga ay hindi po tayo nakakapanlamang. Huwag lang na ba tayong sumobra at tandaan pa rin natin na kung gusto natin swertihin, yumaman at magkaroon ng maraming pera, pinakamas mainam pa rin, sipag at syaga, tiwala sa may kapal at maging positibo sa buhay ay hindi imposibleng mas lalo pa po natin makakamit ang ating tagumpay. Marunong po dapat tayo magpaalaga sa kung ano ang meron tayo dahil nasa atin pa rin ang may kontrol at tayo pa rin ang gumagawa ng ating kapalaran. Kung kayo po ay may mga suggestion, reaksyon o nais na itagdag sa topic na to, ay paki-comment na lamang po sa ibaba. At syempre bago po tayo mamaalam, ay nais muna nating alamin ang ating kapalaran sa ating mga buhay pag-ibig o ang ating mga love horoscope
kung tayo ba ay siswertihin o mamalasin mula July 20 hanggang July 26, 2020. Para sa aking mga subscribers, kung hindi na po kayo interesado sa topic na to, ay pwede nyo na pong skip ang video na to. Para sa mga taong Aries, ay marami ka pang mga kailangan pang matutunan tungkol sa pag-ibig, kaya huwag sunggab ng sunggab. Bago ka magdesisyon, ay tiyakin mo muna ang mga bagay-bagay, lalo na ang tao na pipiliin mong maging karelasyon. Ang iyong maswerte numero, 50 at 60. Para sa mga taong Taurus, ay gagawin mo ang lahat para maibigay sa kanya ang lahat ng kanyang nanaisin. Kahit mahihirapan ka, ay walang kwenta sa iyo, basta't maging masaya lang siya. Pero sa araw na ito, ay mapapaisip ka kung karapat-dapat nga ba siya. Ang iyong maswerteng numero, 16 at 18. Para sa mga taong Gemini, may pait na hatid ang pag-alala mo sa iyong nakaraan. Pero hindi mo naman maiiwasan na aalalahanin siya at balikan sa isip mo ang iyong nakalipas dahil sa araw na ito ay malalaman mong muli kayong magkakasama sa trabaho. Ang iyong maswerteng numero, 7 at 24. Para sa mga taong Cancer, kahit maiwasan mo man siya ngayon, ay tarating at tarating pa rin ang araw na magtatagpo ang landas no sa huli. Kaya't hindi man maging maganda ang mga pagkakataon sa pagitan nyo ngayon, ay tatawalan nyo na lang ito sa kinabukasan. Ang iyong maswerteng numero, 18 at 19. Para naman sa mga taong Leo, dahil sa pagmamahal mo sa kanya at sa kagustuhan mo na makita siya, ay malalagay ka sa alanganing sitwasyon. Sadyang hindi maganda ang araw na to para sa iyo, kaya dapat mo nang pag-isipan sa susunod ang iyong mga gagawin. Ang iyong mga maswerteng numero, 27 at 35. Para naman sa mga taong Virgo, ay huwag magpanlinlang sa tamis na kanyang ngiti at mapangakit niyang mga mata. Walang magandang kahinatnan kung tatanggapin mo siya sa iyong buhay dahil pag-aari na siya ng iba. Buksan ang isip at hindi lang ang puso. Ang iyong maswerteng numero, 3 at 9. Para sa mga taong Libra, mahalagang malaman mo ang tunay na kalagayan ngayon ng iyong mahal. May mabigat siyang pinagdadaraanan at ikaw lamang ang tanging makakaintindi sa kanya. Ikaw lang din ang tanging makakapagsalba sa kanya. Ang iyong maswerteng numero, 32 at 45. Para sa mga taong Scorpio, dahil sa pagsisikap mo na maipalik sa dati ang inyong pagsasama, kahit papaano ay maayos na ito ngayon. Huwag mainip dahil unti-unti ay pabalik din sa dati ang lahat. Kailangan mo lang ipagpatuloy ang iyong tiyaga. Ang iyong maswerteng numero, 12 at 13. Para sa mga taong Sagittarius, ay may magandang magaganap sa inyo ngayon ng iyong mahal. Dahil sa mga taong nagbibigay sa inyo ng inspirasyon, ay may isip nyo na rin na lumagay sa tahimik. Pero patid nyo na marami pa kayong aasikasuhin bago ito maisa katuparan. Ang iyong maswerteng numero, 51 at 76. Para sa mga taong Capricorn, ay maging alisto ka sa iyong paligid. Pakiramdaman mo ang mga tao na may kinalaman sa iyong dalawa ng inyong asawa dahil magtatangka na sirain ang iyong pagsasama kaya't maging mapagmatsyag sa mga nakapaligid sa inyo. Ang iyong maswerteng numero, 23 at 32. Para sa mga taong Aquarius, dahil sa pagmamahal mo sa isang tao, ay malaki ang posibilidad na ikaw ay maapuso sa usaping pinansyal. Hindi man siya ang gumawa nito, ay marami namang nakapaligid sa kanya ang may interes sa iyong bulsa. Ang iyong maswerteng numero, 20 at 40. Para sa mga taong Pisces, maging masarap ang tulog mo sa gabi dahil sa mga magagandang pangyayari ngayong umaga. Ngayon mo na lang ulit mararamdaman kung paano kiligin. Sa edad mo ngayon, ay labis-labis ang mararamdaman mong saya na mararanasan mo pa ito. Ang iyong maswerteng numero, 38 at 57.